أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد سألنا الله ang mauwain ng mahabagin, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Kanya ang Panginoon ng Sanlibutan. Naway ang Kanyang kapayapaan, pagpapala at pagpupugay ay mapasa Kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ampunang Kanyang mga pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga Muslim na patuloy na tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid sa Islam, tayo pa rin ay nasa kasagsagan ng pagbibigay ng mga halimbawa ng shirk na kung saan ay nakasira ng ating paniniwala sa tauhid. Nakasira ng ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung bakit natin iniisa-isa ang mga halimbawa na ito, dahil ito ay napakadelikado. Pangalawa, dahil ang satanas, si Shaytan o si Iblis, ay marami siyang mga paraan upang iligaw ang isang tao. Kung hindi kanya kayang iligaw sa ganitong paraan, ay ililigaw kanya sa pangalawang paraan. Kung hindi kanya kayang linlangin na makagawa ng shirk sa paggamit ng anting-anting, ay baka malinlang kanya sa paggawa ng shirk sa pagkatay ng hayop para ialay sa iba. Kung hindi ka naman niya malinlang sa pagkatay ng hayop na ialay mo sa engkanto o sa jin, ay baka malinlang kanya sa pagbigay panata sa iba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ganun, napakarami ang paraan ni Shaytan na maligaw ang isang tao. Kaya kung bakit iniisa-isa natin to, dahil upang malaman natin ang bawat paraan na ito ni Shaytan, para malaman natin at para ating maiwasan. So alhamdulillah, napakapalad mo mga kapatid, dahil kabilang kayo sa pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon ng kaalaman tungkol dito, tungkol sa tauhid, upang maprotektahan ng inyong paniniwala. So sinisikap lamang namin na ma-share sa inyo itong kaalaman na ito na aming natutunan din, isang dahil sa pagtupad ng responsibilidad ng kaalaman sa Islam. So alhamdulillah, inshallah, habang mayroon pa tayong hininga at lakas ay sisikapin natin na ma-share ito inshallah sa buong sangkatauhan inshallah ta'ala. So ang ating pong paksa ngayon, na kabilang sa paraan ni Shaytan upang maligaw ang isang tao at kabilang sa shirk, at ito ay shirkul akbar, itong halimbawa na ating babanggitin ngayon, hindi siya maaring maging shirkul asgar kundi shirkul akbar talaga, malaking uri ng shirk, walang iba kundi ang paghingi ng proteksyon sa iba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paghingi ng proteksyon sa iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinutukoy po natin dito na paghingi ng proteksyon ay paghingi mo ng proteksyon doon sa mga engkanto, paghingi mo ng proteksyon doon sa mga namatay na ng mga tao sa kanilang mga libingan. So mayroon ka pa rin pagmamahal sa kanila or pagdadakila sa mga tao na yun na nakalibing. Halimbawa, may mga sheikh o ustad o imam na namatay, tapos dinadakila mo sila nung sila ay buhay pa. So nag-iisip ka o iniisip mo na sila ay makapagbigay ng tulong sa iyo, so sa kanila ka humihingi ng proteksyon. Ito po ay kabilang sa shirk mga kapatid, at sa shirkul akbar. Shirkul akbar, malaking uri ng shirk. Meron po isang aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ating mas maging upang mas ating maintindihan ng itong paksa na ito, ay ating pong babanggitin itong ayah na sinabi ng Allah sa Quran, sa Suratul Jin, chapter 72, verse 6. Sabi ng Allah sa Quran, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقًا. Sabi ng Allah, katotohanan, may mga taon, may mga lalaki na mula sa mga tao na humihingi ng proteksyon, nagpapakupkup sila sa mga lalaki na mula sa jin. Subalit ang mga jin ay hindi sila hindi sila
tinutulungan bagkus dinadagdagan pa sila ng takot. Bagkus dinadagdagan pa sila ng takot. Suratul Jin, chapter 72, verse 6. Ang paghingi ng protection, mga kapatid, syempre, ito ay dahil meron kang takot. Kapag ikaw ay natatakot sa isang bagay, hihingi ka ng protection, di ba? Hihingi ka ng protection. So, ang ginagawa ng iba, ng mga hindi mga Muslim, ay meron silang mga sinasabing mga orasyon-orasyon, humingi silang tulong sa jin, humingi sila ng tulong sa mga jin para sila ay proteksyonan sa mga masama. Ganun din halimbawa, pagka natatakot ang isang tao na siya ay pinsalain ng mga kanyang mga kalaban sa labas, so bago siya lumabas ng bahay, mayroon muna siya mga sinasabi para panghingi ng proteksyon. Panghingi ng proteksyon, at kadalasan ito ay paghingi ng proteksyon sa mga jin, sa mga engkanto. At ganun din, pasok na lang dito yung paghingi ng proteksyon sa mga anting-anting. Para hindi siya mapinsala sa labas, ay humingi siya ng proteksyon sa kanyang anting-anting. Nagdudua siya doon sa kanyang anting-anting, sa kanyang agimat. A'udhu billahi min dhalik. So, itong ayan na ito, mga kapatid, sabi ng Allah, katotohanan, mayroong mga lalaki na mula sa mga tao na humihingi ng proteksyon sa mga lalaki na mula sa mga jin. Ngunit, itong mga jin ay hindi sila tinutulungan bagkus dinadagdagan pa sila ng takot. Itong ayan na ito, mga kapatid, sabi ni Ibn Mas'ud. Si Ibn Mas'ud, kabilang sa mga sahaba ng Propeta Muhammad SAW, magaling sa tafsir o pag-interpret sa Quran, kanyang sinabi, itong aya ay bumaba sa mga Arabo dati. Ang mga Arabo kasi, mga kapatid, kapag sila ay maglalakbay, sa umaga lang sila maglalakad o magpapatuloy sa paglakbay, nakasakay sa kamelyo. Pero pag sumapit na ang gabi, sila ay nagpapahinga kung saan sila humantong. Kung saan sila naabutan ng gabi, kahit anong lugar pa yan sa kanilang dinadaanan papunta sa kanilang pupuntahan sa paglalakbay, pag lumubog ang araw, hindi sila magpapatuloy sa paglalakbay kasi natatakot silang maglakbay sa gabi. At pangalawa, wala silang ilaw upang maglakbay sa gabi. Delikadong maglakbay sa gabi. At pangatlo, sa gabi, may mga gumagala-gala ng mga lobo. Kaya natatakot silang maglakbay sa gabi. So, kanilang kaugalian na yon, lahat ng mga Arabo dati, Musliman o hindi Muslim, pagdating ng gabi, ay hindi na sila magpapatuloy sa paglalakad. So, mananatili sila doon kahit anong lugar pa yan. So, yung ginagawa ng mga Arabo dati, kapag sila ay inabutan ng gabi, sa lugar kung saan doon sila matutulog magpalipas ng gabi, ay kanilang paniniwala na yung lugar na yun ay merong jin na nakatira. Kaya, magpapaalam sila sa jin doon na sila ay titira doon. Magpapaalam sila at pagkatapos ay hihingi sila ng tulong or protection na naway pangalagaan sila sa mga sa lobo, pangalagaan sila sa mga leon, pangalagaan sila sa mga scorpion o ano pa diyang mga hayop na nakakapinsala. At ganun din, humingi sila ng protection sa jin na nakatira sa lugar na yon laban sa mga jin na gumagala-gala upang maminsala ng mga tao. So ano ang sabi ng Allah sa kanila? Yung mga jin na nakatira doon sa lugar na kung saan hinihingi nila ng proteksyon, mas dinadagdagan pa sila ng takot. Allahu Akbar. Hindi sila kailanman tutulungan ng jin, bagkus mas dinadagdagan pa sila ng takot. Ito po ay sinabi mismo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi lang doon sa grupo ng mga tao na yon, may mga Arabong malakbay, kundi lahat ng mga tao sa buong mundo na humihingi ng proteksyon sa jin, mas dinadagdagan pa sila ng takot. Ito ay nagpapatunay lamang na walang faida, walang pakinabang ang paghingi mo ng proteksyon sa jin, bagkus ito pa isang uri ng shirk. Bakit sa isang uri ng shirk, mga kapatid? Bakit sa isang uri ng shirk? Dahil ang paghingi ng proteksyon, ito po ay isang uri ng pagsamba. Alam mo ba yung sa aya sa Suratul Ikhlas? Sa Suratul Falaq at saka sa Suratul Nas, ano ang sabi ng Allah? Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Ano ang sabi ng Allah sa Suratul Falaq? Qul, sabihin mo, a'udhu bi rabbil falaq, ako ay
magpapakupkup, hihingi ng proteksyon mula sa Panginoon ng Falak. Panginoon ng Falak ang yung bukang liwayway na lumika sa bukang liwayway. Ibig sabihin sa Allah subhanahu wa ta'ala, hihingi ng proteksyon mula sa Allah laban sa ano? Min syarri ma khalaq, laban sa lahat ng kanyang masamang nilika. Diba? Inutusan ka ng Allah na humingi ng proteksyon sa kanya. At ganoon din sa suratun Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas min syarri waswasil khannas. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Ako, sabihin mo, ako ay humihingi ng proteksyon, nagpapakupok ako mula sa Rabbin Nas, sa Panginoon ng sangkatauhan, hari ng sangkatauhan, Panginoon ng sangkatauhan, laban sa ano? Laban sa waswas ng Satanas, laban sa bulong ng Satanas. So ibig sabihin, inutusan tayo ng Allah na humingi ng proteksyon sa kanya, at ito ay isang uri ng pagsamba, mga kapatid. Ang paghingi ng proteksyon mo sa Allah ay isang uri ng pagsamba. Sa tuwing sinasabi mo na a'udhu billahi minashaytanir rajim, ako ay nagpapakupkup mula sa Allah laban sa kasamaan ni Satanas, ito ay isang uri ng pagsamba, ikaw ay sumasamba sa Allah. Kasi ang proteksyon ay isang uri ng pagsamba. So, ang ating pamantayan, kapag ang isang gawain ay isang pagsamba, hindi mo dapat ito ialay sa iba. Dahil kapag inalay mo sa iba, ikaw ay nakagawa na ng shirk. Pagtatambal sa pagsamba, ikaw ay naghangad ng ibang Panginoon, so tinambal mo ang Allah subhanahu wa ta'ala doon. So mga kapatid sa Islam, ito ay hindi lang sa mga engkanto, kundi pati na rin sa mga patay na mga tao. Na halimbawa, patay na yung mga tao na dinadakila mo nung sila ay buhay pa, yung iba ginagawa nila, humingi pa rin sila ng proteksyon doon. Humihingi pa rin sila ng proteksyon doon. Halimbawa, sa kanilang mga magulang na sasabihin nila na patay na kanilang mga magulang, tapos manalangin sila na o aking mga magulang, alam namin na ang inyong mga kaluluwa ay nandito pa, pangalagaan nyo kami, protektahan nyo kami. Diba? Ginagawa yun ng iba. Di kaya ang kanilang mga lolo o aming mga apu-apuhan, alam namin na nandito lang kayo sa paligid, naggagabay sa amin, pangalagaan nyo kami, protektahan nyo kami laban sa kasamaan. Diba? Imbis sa Allah ka humingi ng proteksyon, doon ka humihingi ng proteksyon sa mga patay na at sa mga hindi makapagbigay ng tulong sa iyo o doon sa jin. O sabihin mo na sa nakatira ng malaking puno na yan, may mga jin doon halimbawa, kami ay humihingi sa inyong proteksyon na pangalagaan nyo kami habang kami ay nandito pa sa inyo. O sa mga duwende, ganun, pangangalagaan nyo kami. A'udhu billah. Imbis kay Allah subhanahu wa ta'ala ka humingi ng proteksyon, doon ka na humihingi ng proteksyon. Isang napakalaking kamalian, at ito ay isang uri ng shirk, mga kapatid. Shirkul akbar. Meron pong advice sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa paghingi ng proteksyon. Kapag ikaw ay napadpad sa isang lugar na ikaw ay natatakot na baka ikaw ay mapinsala doon, at normal lang sa ating mga tao na kapag ikaw ay mapunta sa isang lugar ay meron ka talagang takot kasi hindi ka taga doon, lalo na kapag itong lugar na ito ay delikado o di kaya sa bukid. So ikaw ay makakaramdam ng takot kahit gaano kataas ang iyong iman. So mayroong advice sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man ang dumating sa isang lugar at manatili siya doon at siya ay nakaramdam ng takot, ay sabihin niya lamang ang a'udhu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Katotohanan, hindi siya mapipinsala ng kahit ano hanggang sa aalis siya sa lugar na yun. Subhanallah. Isang napakagandang zikir, mga kapatid, na itinuro sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam bilang proteksyon. Isang hadith na naiulat ni Khawla bint Hakim radiyallahu anha, si Khawla kabilang sa mga babaeng sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga babaeng kasamahan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig ko ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, at inyo mga kapatid, hindi lang lalaki ang laging nagsasabi ng laging nag-uulat ng hadith ng Propeta,
hindi lang si Umar, hindi lang si Ibn Abbas, hindi lang si Ibn Umar, hindi lang si Uthman, hindi lang si Ali, kundi pati na rin ang mga babaeng mga sahaba ay nakikinig din sa mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam at kanila ding inuulat sa ibang mga tao, sa mga tabi'in. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nazala manzilan faqala a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalik." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nanatili o tumira sa isang lugar at pagkatapos kanyang sinabi, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, yun sinabi niya, yun katotohanan na hindi siya mapipinsala kahit isang bagay, hindi siya mapipinsala ng anumang bagay hanggang sa siya ay umalis sa lugar na yun. Subhanallah. Ito yung mas mainam, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng zikir na ito, a'udhu bi kalimati Allahi tamati min sharri ma khalaq, ako ay humihingi ng proteksyon mula sa mga salita ng Allah or mula sa mga kumpletong salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Min sharri ma khalaq, laban sa lahat ng mga masasamang nilalang. Ako ay humihingi ng proteksyon mula sa mga kumpletong salita ng Allah laban sa mga masasamang nilalang. Allahu Akbar. Isang napakagandang zikir, mga kapatid. Kahit saan ka pumunta, pupunta ka ng Jeddah, idikir mo yan. Pag dumating ka ng Jeddah, huwag kang kumpiyansa para hindi ka mapinsala ng mga tao doon. Pag pupunta ka ng Madina, idikir mo rin yan. Pag pupunta ka halimbawa ng Riyadh, idikir mo rin yan. Huwag kang kumpiyansa. Huwag kang kumpiyansa. Kahit na bibisita ka lang halimbawa sa bahay ng kaibigan mo, idikir mo rin yan. Baka makagat ka ng aso doon sa bahay niya, di ba? So para hindi ka mapinsala, idikir mo itong dikir na ito. Merong isang kwento, mga kapatid, na isa sa mga maalam sa Islam noong unang panahon, nung siya ay naglakbay at nanatili siya sa isang lugar sa desierto, siya ay gumawa ng tent at nagpahinga doon, nakagat siya ng alakdan. Nung nakagat siya ng alakdan, doon pa lang niya naalala na nakalimutan niya palang idikir ang dikir na ito. Nakalimutan niyang sabihin ang zikir na ito, ang a'udhu bi kalimatillahi tamati min sharri ma khalaq. Nakalimutan niya. So nakagat siya ng alakdan. Subhanallah. Kung sakaling nagzikir lang siya ng ganitong zikir, ay hindi siya makakagat ng alakdan. So now ay naintindihan po natin, mga kapatid, ang ating paksa ngayon tungkol sa paghingi ng proteksyon na dapat lang kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. So ganito ang tawhid. Siguro kung napapansin niyo na laging yung mga topic natin ay ang dahilan ng pagiging shirk ay ang pananalig sa iba bukod sa Allah, di ba? Dahil dapat sa isang Muslim ay doon lamang siya manalig, doon lamang siya magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya pwedeng manalig sa iba. Hindi siya pwedeng manalig sa iba. So hanggang dito na lamang, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.